po sa inyo yung naging kalagayan ni Mahal, mga panahon po na nagkaroon po siya ng daang pangyayari na kahit ako hindi ko rin in-expect na ganun yung mangyayari. Mga nakaraang araw po, nag-start po, kwento ko lamang po sa inyo yung naging kalagayan ni Mahal, mga panahon po na nagkaroon po siya ng ubo. Panahon po nang nawala po yung papa ni Mahal, doon na po nag-start ang pagiging matamlay ni Mahal dito sa bahay. Simula po nang namatay yung papa ni Mahal, doon na po nag-start yung pagiging matamlay niya. Na ngayon lang din po namin na nakita sa kanya na ganun yung kalagayan niya. Na minsan po, tahimik na lamang po, and out of nowhere po, minsan po magsasalita siya about sa papa niya. So yun yung papa niya po kasi, pagkamatay po niya, masyado po dinamdam ni Mahal yung pagkawala ng papa niya. And that time po kasi, nandun pa rin po sa bahay ni na Mahal yung abo na papa niya. Yung pagkawala ng papa niya, hindi siya naka-uwi kasi po lockdown po. Lockdown po dito sa lockdown po sa NCR. So masyado niya pong dinamdam yung pagkawala ng papa niya. Palagi niya pong iniisip kung palagi niya pong iniisip yung mga nakaraan ng papa niya. Palagi niya pong iniisip yung mga plano na gusto niya gawin sa pagtulong sa kanyang papa, sa kanyang pamilya. Naging matamlay po siya ng mga panahon na yun. Although, isa po pagkasama namin siya, tumatawa naman po siya. Pero deep inside sa kanya may dinadamdam po. And that time po, mga August 25-26 po nagkaroon po siya ng ubo. Nag-start po siya sa ubo na normal naman po sa atin na magkaroon po ng ubo. And that time po, pinainom ko po si Mahal ng Lagundi syrup kasi yun po yung hiyang po sa kanya.